Welcome sa Panlasing Pinoy! Para sa ating episode, gawa naman tayo ng sapin-sapin. Samahan pa natin ang paggawa ng budbod, pati na rin ng latik. And don't worry guys, papadaliin lang natin yan. Yung kompletong lista ng mga ingredients, makikita ninyo sa katapusan ng video na to. O tara, mag-umpisa na tayo. Una ko munang gagawin yung pangbudbod. Ito yung desiccated coconut na nilalagay natin sa ibabaw. Kailangan lang nating i-toast yan ng konti para mag-brown lang. Magpapainit lang muna ako ng lutuan. Mas maganda sana kung ang gagamitin natin ay yung non-stick na pan. At meron ako ditong desiccated coconut. So mabibili ito sa mga grocery. Ang difference ng desiccated coconut dun sa regular na grated coconut, itong desiccated ay tuyong-tuyo na to, no? So na-dehydrate na to. At itong gamit ko ay sweetened. Ibig sabihin, may konting asukal na naihalo, kaya matamis na to. Ilagay nyo lang yung tamang dami, ha? Huwag yung masyadong marami. Yung magagamit lang ninyo. Yan, habang umiinit yung pan, halu-haluin lang natin to. Kung wala kayong desiccated coconut na available, kahit yung regular grated coconut lang. Itutuloy ko lang ang paghalo-halo dito habang niluluto hanggang sa unti-unti ng matusta to. So yung gusto nating kulay, hindi siya sobrang dark. Yung tipong may pagka-medium brown lang, okay na yan. Yan. Kung sa tingin niyo medyo nasusunog na, although ito okay pa naman, iangat nyo lang yung lutuan. And I think okay na to. Off ko na muna to. Turn off na natin yung heat. Papabayaan ko lang na yung residual heat na lang dito sa ating lutuan ang magluto. Or magpa-brown totally. At yan guys, ayos na to. Pagdating sa latik, ang gamit ko dito ay coconut cream o kakanggata. Papansin ninyo, no? Delata to, ha? Mas maganda syempre kapag ang gagamitin ninyo yung sariwa. Wala lang available niyan sa location ko, so delata muna tayo. Yan, turn on natin yung heat. Yan, naka-high heat na ako dito. So, pabayaan lang natin na kumulutong mabuti. At once na kumulo na, pabayaan lang natin na mag-evaporate. Unti-unti, no? Magmamantika na yan. Pag nagmantika na, halu-haluin lang natin dahan-dahan. So, hinaan na natin yung apoy once magmantika. Tapos, itutuloy ko lang ang pagluto dito hanggang sa talagang maging mantika na lahat. Tapos, yung residue ng coconut na matitira, yun yung magiging latik. So, ito na nakikita ninyo, eh. Ready na tong latik, pero magkasama pa rin sila nung langis. So, ito na yung mesh natin, eh. Yung pansala. Diba? Lalagyan lang natin ng ganyan usually. Eh, kapag sinala natin yan, since maliliit yung latik dito, marami pa rin sasama. Ito, gumagamit ako dito ng coffee filter. Diba? Yung pang-brew ng kape. Para sigurado tayo na talagang filtered na talaga yung latik. So yan, ganyan lang. Hubuhos lang natin yan. Simutin lang natin mabuti. O yan, ganyan lang. Diba? Nakita ninyo, yung mantika nasa ilalim. Nasa ibabaw yung latik. So pabayaan lang natin yan. Total, gagawin pa naman natin talaga yung sapin-sapin, diba? Ang importante, nasala na natin mabuti yung coconut oil. Napaghiwalay na natin yung latik. So itong nasa taas, latik lang yan. Guys, meron ako ditong malaking mixing bowl dahil gagawin na natin yung mixture ng sapin-sapin. Ito, glutinous rice flour. Ito yung malagkit na giniling. So, malagkit powder yan. At maglalagay tayo ng asukal. So, ito lang yung ating dry ingredients, ha. Ang gamit ko ay asukal na puti, pero feel free na gumamit ng brown sugar kung gusto ninyo. Tapos, wire whisk lang yan. Konting halo-halo. Yan, at eto na. Kagamit tayo dito ng gata. Ito yung regular na coconut milk lang, ha. Ang katumbas nito ay 2 cups ng coconut milk. Tapos, isang lata ng kondensada. Dahan-dahan ko lang ibubuhos ng coconut milk habang naghahalo tayo. Ngayon, kapag medyo nagiging makapal na yung mixture at nahihirapan na kayo sa wire whisk, kuha lang kayo ng spatula o kahit kutsara para panghalo dito. At this point, okay na ako dito. Wala ako ng spatula.
At itutuloy ko lang ang paghalo. And fino-fold ko lang to actually. Habang nilalagay na syempre itong kondensada. Yan. So, hahaluin ko lang ito mabuti, ha? Okay, guys. So, ito. Gumamit ulit ako ng wire whisk dahil nga paglagay ng kondensada, pwede na naman nating haluin. Gusto ko lang masigurado na yung texture nito maging sobrang smooth. At yan, okay na to. So, ito na. Gagamit lang ako ng ladle para medyo eksakto yung dami ng ilalagay natin. Ililipat ko lang tong mixture dito sa tatlong bowls hanggang sa maubos na dun sa pinanggagalingan. Yan, so okay na to. So, what's next? Eto na. Eto exciting dyan kasi lalagyan na natin to ng flavoring at ng kulay. Meron ako ditong tatlo na iba't ibang klase na flavor. At pagdating dito sa flavoring ng inyong sapin-sapin, nasa sa inyo kung anong gusto ninyong gamitin. Ha? Walang tama at walang mali dyan. Gumagamit lang ako ng kutsara dito. So, isang spoon sa bawat bowl para nang sa ganun hindi magkahalo-halo yung kulay. Gumagamit ako dito ng, ano tong kulay na to? Yan, ube yan actually. No? Medyo black pa lang siya ngayon, kaya hindi pa halata. Ito naman, buko pandan naman. At ito, dahil dapat may konting white component, no? Isang layer dapat ng sapin-sapin, dapat white lang. So, para magkalasa, ayan lang, vanilla extract. Kaya hindi naman magbabrown masyado yan kapag may vanilla extract na. So, hahaluin ko lang yan. So, gagawin ko tong step na to sa tatlo, no? Kailangan mahalo nating mabuti. Ang papansin niyo dito sa vanilla, gusto natin ganyang kulay lang. Light na light. Pero at least may extra flavor. So yan, okay na muna to. I-check ko lang kung meron akong green na food coloring para madagdagan ko to. Tapos doon na tayo sa next step natin. Ito, nakakita ko ng green. Yung sinasabi ko, kung okay na kayo, kung satisfied na kayo sa color na ganito, yung medyo minty, okay na yan. Kahit hindi nyo na kailangan dagdagan. Pero gusto ko kasi medyo darker pa. Kaya yan. Dadagdag tayo ng green color. So, okay na to. Ito na yung ating mantika. So, simple lang. Kukuha lang tayo ng brush. At ibabrush ko lang itong coconut oil dito sa ating baking pan. So, hindi ito yung traditional method ng paggawa ng sapin-sapin. Pero, para sa akin, isa ito sa mga pinakamadali. Di ba sabi ko naman sa inyo, papadaliin natin yan. So, ito yung maglulubricate dito sa mga gilid, pati sa ilalim. Nang sa ganun, madulas yung sapin-sapin. Tapos, ito na. Itong daon ng saging, syempre, no? Traditional tayo, nasa bilao. Cute, diba? Yan. Kailangan din natin itong, syempre, lagyan na ng langis. Para nang sa ganun, at least yung sapin-sapin, kapag nilipat natin dito, once nating ma-steam, hindi naman didikit sa daon ng saging. So guys, maglalagay na tayo. Tansyahan na lang muna tayo dito. Yan, after nating malagay itong mixture na to, kailangan muna nating i-steam yan bago natin ilagay iba pang mga mixtures natin. So guys, ito na. Pinapakulo ko lang yung tubig. Ito yung gagamitin nating steamer ngayon. So improvised steamer tayo. Yan, okay na. So, ilalagay ko lang ito dito. Yan. At, si-steam lang natin ito. Mga 15 to 18 minutes lang. So, importante yata timing natin. So, bago mag 15 minutes, iti-check ko muna to para malaman natin kung pwede na ba nating ilipat yung susunod nating layer. Okay, check na muna natin. Mga 15 minutes na nakakalipas. Yan, dahan-dahan lang natin na i-feel yung ibabaw na part. Kung matigas na at hindi dumidikit sa daliri, ibig sabihin good na yan. Ang next na ilalagay ko, ito naman puti. Diretso na natin from here. Yun yung reason kung bakit kanya-kanyang layer yung ating sapin-sapin, di ba? Tapos okay pa rin. Yan. Tapos ganun ulit. Tuloy natin yung pagluto. Okay, check na natin itong isa.
And obviously, matigas na rin. Yep, okay na siya. So ito, lagay na natin eh. Yung pinakahuling kulay. Yun. Titira lang tayo ng konti. Huwag niyong pupunuin masyado yung lalagyan. Mag-iwan kayo ng konting space. Huwag kayo mag-alala dahil hindi man natin naubos lahat ng mixture. Meron ako dito kinuha na llanera. Dito ko lilipat yan. Tapos, syempre, steam din natin ulit. Same procedure. Pero for now, tutuloy ko lang ang pag-steam dito. I-check na natin. So at this point, dapat luto na itong sapin-sapin natin. Tatanggalin ko lang muna yan sa steamer. Tapos papabayaan lang nating mag-cool down. Yung talagang tipong kaya na nating hawakan. Siguro mga 15 to 20 minutes. Ilipat na natin dito. Let's go! Meron pa tayong extra na latek at ng pambudbod. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, pwede natin gamitin itong latek na extra sa iba pang mga kakanin. Siguro, gawa tayo ng kalamay. Nasubukan nyo na ba yung kalamay lansong? Gawa tayo nun, masarap din na may latek. Diba? Oh, napaka malatek na niya na. Tapos, guys, itong budbod naman. Yun, tapos ganyan, so spread din natin dito. Guys, sapin-sapin na merong generous amount ng budbod at ng latek. Okay guys, so nakita nyo, ready na tong ating sapin-sapin. Ito na, tingnan na natin eh. Oh, diba? Nakakatakam no? Hinihiwa ko pa lang. Nananakam na ako. In-imagine ko na kung anong lasa. Sino ba mahilig dyan sa kakanin? Tsaka lalong-lalo na sa sapin-sapin. Kung mahilig kayo, pa-comment naman. Tama-tama to, no? Ihanda natin sa Pasko or sa New Year or any special occasion. Guys, eto na. Dito ko na kukunin sa loob. Ano kayong lasa nito? Yan, malalaman na natin kung anong lasa niyan. Guys, ito na yung sapin-sapin natin. Yan, tatabi ko na muna to, tapos ito na, tikman na natin. Ito na siya. Grabe, ang ganda ng texture, no? Paghiwa pa lang, okay na okay na eh. Gusto ko yun, no? Yung maraming coconut oil. Sarap nito. Guys, cheers! Mmm! Tamang-tama yung pagkakakunat. Ang sarap. Grabe. Hindi ako makapagsalita kagad dahil nga nag-enjoy ako sa kakanguya. Grabe yung kunat niya. Yun yung gusto kong kunat pagdating sa kakanin. At pagkatapos yung lasa, unang-una, tamang-tama lang yung tamis. Pangalawa, nalasahan ko yung ube at yung buko pandan na kapag pinagsama natin, okay na okay naman. Plus, yung vanilla flavor. Kumbaga, yung mixture ng tatlong mga lasa na yon hindi nag-overpower sa bawat isa. Lalo na habang umunguya dahil habang nag-enjoy ako sa kunat, mayroong crunchiness. Galing naman dun sa ating budbod at yung lasa ng latek. Wow, talagang panalo guys. Sabi ko naman sa inyo eh, hindi naman natin talaga kailangan gumastos pa para makapaghanda ng masasarap na dessert. Dahil dito pa lang sa ginawa natin, hindi naman ito mag-gastos talaga. Murang-mura lang yan. And at the same time, nakita nyo naman kung gaano lang kadaling gawin. Sabi ko naman sa inyo eh, papadaliin natin. At yan ang ating simple, easy at masarap na sapin-sapin recipe. Sana naman mag-comment kayo, subukan nyo itong ating recipe at let me know kung gaano yung ito nagustuhan. Kung meron kayong mga requests, mga suggestions, mag-comment lang din, ha? O paano guys, magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos, ha? Hanggang sa muli!